Richard proceed. Po. Salamat po. Actually po, nag-announce na po kanina ang spokesman ng Korte Suprema that the Supreme Court will not waive confidentiality. And they're advising their administrative personnel not to appear before this court. Nakakalungkot na nakakatakot na ang ating Korte Suprema po ay may ganong desisyon. Para sa amin po na pagkaitan ang prosekusyon ng oportunidad na makakuha ng ebidensyang public records po. These are administrative officers po. Ito'y mga security guard o process server at ang mga dokumento po ay public records. Wala po siyang confidentiality doon. Ano po ba ang tinatago ng Korte Suprema sa hukumang ito? Ito po ang isang malaking bagay na sa amin po ay malaking gulat pero nakakalungkot din. Ngayon po, ang akin na lang sasabihin po dito. So far po, nagpresenta na kami ng ebidensya patunay doon sa alegasyon namin na nag-allege kami na may kaso si Ginang Arroyo, kailangan niyang tumakas sa bansa. Nagpresenta kami ng ebidensya na walang life and death urgency na para bigyan siya ng TRO kaagad-agad. Nagpresenta po kami ng ebidensya na may distortion. Distortion doon sa sinabing kondisyon na sinabi ni Attorney Midas Marquez at yung lumabas doon sa aktual na TRO po. Ang sunod po namin sanang probahan na dito at kami naglabas na ng ebidensya sa mga sumusunod ay ang who did it po. Sino po ang gumawa niyan? Ngayon po, may pruweba na kami batay sa internal rules ng Korte Suprema para ipresenta na ang Chief Justice lang ang may poder na gumawa po niyan. Kaya lang po, kailangan pa rin namin ng dagdag na ebidensya para sabihin, para mapatunayan na Chief Justice lang ang pwedeng mag-utos na i-extend mo yung office hours. Para Chief Justice lang ang pwedeng mag-utos, security guard, ikaw ang mag-serve ng subpoena. Your Honors, please. At ito ay pinagkait sa amin ng Korte Suprema sa ngayong araw. At nakakalungkot na ang judiciary mismo natin ang walang recognition doon sa rights, sa due process rights ng complainants, Your Honor, to access to justice and to access to evidence. In that case, Your Honor, probably this is my last manifestation before this honorable court. May I ask the lead prosecutor po, Neil Tupas, to address the honorable court po. We will take note of your manifestation, but the Supreme Court as a co-equal, coordinate, separate and independent and coordinate branch of government has, as the Congress and the executive have, its own internal rules. So I cannot see any way by which we can break this system. This is the system that is authorized under our form of government. And the only way by which we can break this, if you want to control the Supreme Court, or you want to be more superior than the Supreme Court, or you want one department to be more superior over the other departments of this the government, would be to amend the Constitution. And that is a function, not your function, nor my function, or the function of the President of the Philippines or the Supreme Court, but the function of the sovereign people of this country. They're above us. Okay? So, Mr. President, may you recognize Senator Jinggo Estrada? The gentleman from San Juan. Thank you. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Isang katanungan lang po sa siguro kay Congressman na